Tol, bakit hindi mo naman tinuloy? Nandun na eh. Ano bang problema mo? Malulutong na murang naririnig ni Tiago mula sa kaibigan niyang si Randy nang bumaba sila mula sa motorsiklong ginamit nila ng gabing yon. Ka-riding in tandem niya si Randy. Galit ito ngayon dahil hindi niya binaril si Baltimore sa intersection kanina kahit pa sobrang lapit na nila sa target. Kitang-kita niya pa rin ang galit sa mga mata ng kaibigan kahit nasa madilim na parte na sila ng daan kung saan sila maghihiwalay. Alam mong kasama niyang asawa niya, Randy. Eh ano naman ngayon kung kasama niyo yung asawa niya? Alam mong hindi ko gustong bumaril ng babae. Putol ni Tiago sa kaibigan. Alam mo, Tiago, yan ang magiging problema mo pagdating ng panahon. Masyado kang malambot sa mga babae. Paano kung paraan lang ni Baltimore na isama palaging asawa niya dahil alam niyang hindi natin siya gagalawin kapag magkasama sila? Machichempohan din natin siya. Ako nang bahala ron. Hintayin mo na lang ang tawag ko. Umuwi ka na. Masama ang loob na tinalikuran siya ni Randy. Sinundan niya ng tingin ng papalayo nitong anino, sakay ng motor habang papalayo sa kanya. Bumuntong hininga si Tiago at napaupo sa malaking bato sa kanyang likuran, sa labis na frustrasyong nararamdaman. Hindi niya napigilan ang mapasabunod sa sariling buhok. Tama si Randy, masyado nga siyang malambot pagdating sa mga babae. Hindi niya kasi maaatim na makakita ng babaeng nasasaktan kahit pa sa mga sandaling ito ay parang siyang kampo ni Satanas dahil sa mga gawain niya. Tinatrabaho niya lang naman ngayon ang pagpapatumba ng mga taong may malaking atraso sa kanya. Isa iyong malaking kasalanan dahil ginagawa niyang batas ang mga bala na laman ng baril niya. Pakiramdam ni Tiago ay nilukob na ng dilimang buo niyang katauhan. Puno iyon ng poot at wala siyang gustong gawin kung hindi ang maghigante at ilagay na lang sa sariling mga kamay ang batas. Hinding-hindi siya matatahimik hanggat hindi niya na ililibing sa hukay ang mga tao sa likod ng karumal-dumal na krimen na nangyari sa pamilya niya. Kapag nagawa niya yon, ay kasama niyang ililibing sa kailaliman ang galit niya para sa mundo. Natigilan si Tiago sa isiping yon nang makarinig ng impit na pagsigaw mula sa kung saan. Bitawan niyo ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Napalingon siya sa may bandang kanan niya dahil doon nagsisimula ang ingay na kaniyang naririnig. Malayo tayo sa mga kabahayan, Miss Beautiful. Huwag ka nung sumigaw. Masasayang lang ang laway at lakas mo. Ang ganda, Tol. Ang haba pa ng legs, pang Miss Universe. Ang sarap siguro nito. Pwede bang ako na lang ang mauna? Hindi naman pwede yon. Sa akin sumakay eh. Kaya ako dapat ang mauuna. Naramdaman ni Tiago ang pag-akyat ng init sa ulo niya dahil sa kanyang narinig. Laganap na sa buong probinsya ng San Antonio ang rape. Kawawa ang mga dalagita at kababaihan na nagiging biktima ng mga lalaking mapagsamantala. Malas lang ng mga hinayupak na ito dahil narito siya para pigilan ang mga ito. Mabilis na nagtago siya sa likod ng puno ng mangga sa kaniyang likuran nang makita niyang papalapit na ang mga lalaki sa kinaroroonan niya. Hila-hila ng mga ito ang hindi katangkaran at medyo payat na babae. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay malinaw niyang nakikita ang alon-alon nitong buhok na sumasabay sa bawat galaw at pagpupumiglas nito. Tama na po! Please lang! Maawa kayo sa akin! Hindi pa ba kami naaawa sa'yo sa lagay na to, Miss? Kaya nga ipapatikim na namin sa'yo ngayon pa lang kung gaano kasarap ang langit. Ang bango talaga ng buhok mo. Simulan mo dyan sa ulo niya, Tol. Ako naman dito sa paa. Ang kinis, oh. Pakiramdam ni Claire ay masusuka siya sa sobrang pandidiri habang naglulumikot siya at sinusubukang kumawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang maniak. Hindi niya gustong umuwi ng gabi dahil ito na nga ang iniiwasan niya pero ngayon lang talaga natapos ang ginawa nilang group work sa bahay ng kaklase niya. Natagalan siya sa paghihintay ng masasakyan pa uwi at na may tricycle nga na dumating, ang akala niya ay makaka-uwi na siya. Pero binundol ng matinding kaba ang puso niya nang mapansing lumihis ng daan ng driver. Nakikita niya sa rearview mirror ang nakakatakot na ngiti sa mga labi. Napatunayan niyang tama nga ang hinala niya
nang tumigil na ito sa gilid ng daan na malayo na sa kabahayan at wala man lang lamp post. May kasama na pala itong naghihintay doon at pinagtulungan siyang ibaba sa tricycle. Ramdam na ramdam niya ang magagaspang na kamay ng dalawa habang hinahaplos ang mga hita at braso niya. Amoy alak pa ang dalawa, kaya para na siyang mawawala ng ulirat sa sobrang takot na nadarama. Huwag niyo pong gawin sa akin to! Pakiusap! Iyon ang paulit-ulit na lumalabas sa kaniyang bibig. Pero parsahang dinala pa rin siya sa gitna ng nagtataasang talahiban hanggang sa tuluyan na siyang pinahiga ng dalawa. Huwag po! Huwag po! Malakas na sigaw ni Claire nang walang kagatol-gatol na pinulit nito ang uniform niya sa may bandang dibdib. Dahil sa tanglaw ng liwanag ng buwan, ay nakita niya ang paglitaw ng kaniyang bra na siya namang ikinatuwa ng mga demonyo sa likod at sa harapan niya. Humagulgul siya ng iyak ng unti-unti ay nawala sa katawan niyang blouse na suot. Mga walang iya kayo! Tama na! Kahit na mamaos, ay patuloy pa rin siya sa pagsigaw at pag-iyak. Nagbabaka sakali at nagdarasal na sana'y pakinggan siya ng Diyos at tulungan siyang makawala mula sa mga lalaking gustong umangkin ang kaniyang pagkababae. At mahal na mahal nga talaga siya ng Diyos. Dahil nang akmang huhubarin na ng lalaki ang bra niya, ay bigla na lang itong natigilan. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang makitang tumilapon sa hindi kalayuan ng lalaking nasa kaniyang likuran. Natigil siya sa pag-iyak at umawang na lang ang bibig nang makita ang malapad na bulto ng katawan na ngayon ay mabilis nang nakapwesto sa kaniyang harapan. Maging ang rapist na nasa harapan niya ay napatingala na rin sa katawang iyon. Hindi nagtagal, nang ilang segundo ay napahiyaw na lang ang rapist dahil malakas na tinadyakan ito ng matangkad na lalaki na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Buisit ka! Sino ka ba? Bakit ka ba nangingialam ha? Sigaw ng lalaking pumunit ng blouse niya. Nakita niyang naglabas ito ng kutsilyo kaya tumindi ang takot na nadarama niya. Mabilis na napatayo siya at inalalay naman siya ng lalaki sa tabi niya. Marahan siya nitong hinila papunta sa likuran nito. Yakap-yakap niya ang punit na uniform para matakpan ang kaniyang dibdib. Nagpapakasarap pa kami, tapos bigla kang susulpot. Wala ka rin bang mabibiktima ha? Kaya inaagawan mo kami? Loko ka! Ibalik mo na siya sa amin kung ayaw mong mapuruhan ka nitong mga hawak naming balisong. Mas gusto kong mapuruhan, kaya lumapit ang gustong lumapit. Tila mas nanginig si Claire nang marinig ang tinig na yon mula sa lalaki. Baritono yon, nakakakalma na nakakatakot. Ewan niya ba, hindi niya may paliwanag. Lumayo ka ng konti. Utos nito sa kanya, nakagad niya rin namang sinunod. At nasapo na lamang ni Claire ang bibig nang makitang sumugod ang dalawang lalaking gustong humalay sa kanya. Sabay na umatake ang dalawa pero hindi man lang umatras ang lalaking nagligtas sa kanya dahil mabilis na nahuli nito ang kamay ng dalawa. Pinilipit ang dalawang braso kaya impit na sumigaw ang mga ito at nabitawan pa ang mga balisong na hawak. Kahit siya'y napangiwi dahil dinig na dinig niya pa ang pagtunog ng buto ng dalawa sa braso. Dami niyong satsat. Ngayon, sino sa atin ang napuruhan? Tama na, boss. Huwag mo kaming patayin. Hindi na kami uulit. Paalisin mo lang kami. Nakiusap ang dalawa pero maraming suntok at adyak pa ang natanggap ng mga ito mula sa brosko at matangkad na lalaking yon. Pagkatapos, ay itinali pa ang dalawa. Pinanood niya lang ang bawat galaw nito. Malapad ang body frame ng lalaki kaso hindi niya makita ang kabuuan ng mukha nito dahil nakasuot ng black bull cap. Naka-jacket at pantalon, halos lahat ng suot nito ay kulay itim. Maya-maya pa'y nagsindi na ito ng sigarilyo. Naglabas din ng cellphone at may tinawagan habang nakatalikod sa kanya. Hello, oo ako to, Teniente. May regalo ako sa'yo. Ite-text ko na lang ang address kung saan ko sila iiwan. Matapos iyong sabihin ng lalaki, ay binaba na kagad nito ang cellphone. Halika na. Kailangan na nating umalis. Boss, paano naman kami? Boss, please naman oh. Hindi na nga kami uulit.
Hindi ito sumagot at tumalikod na lang. Sandali lang po. Paano raw po sila? Iiwan lang ba natin sila dyan? Nauutal niyang tanong sa lalaki na ikinatigil nito. Anong gusto mo? Pakawalan sila? Para mabalikan ka? At mabiktima na naman ang iba? Hindi. Sige, hayaan na lang natin sila dyan. Pero baka po kasi makatakas. Hindi na yan makakatakas. Papunta na ang mga pulis. Anito, habang hinuhubad ang jacket na suot. Ganoon na lamang ang bigla ang pagbilis ng tibok ng puso ni Claire nang isuot nito sa kaniyang jacket nito. Pakiramdam niya ay bumagal ang oras ng mga sandaling yon dahil sa ginawa ng lalaki. We have to go. Anito, sa mahinang tinig. Mas lalong hindi natahimik ang puso niya nang ipunesto nito ang kabilang kamay sa balikat niya at inalalayan siyang maglakad papalayo sa nagtataasang talahiban. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng puso niya. Tapos, anong nangyari? Inihatid ka ba niya sa inyo? Usisa ni Venice kay Claire nang pumasok siya sa school kinabukasan. Si Venice ang makulit niyang best friend mula pa elementary hanggang ngayong nasa college na sila. Hindi, hanggang sa kanto lang papasok sa amin. Oh, nakilala mo ba siya? Nakita mo ba ang mukha niya? Guwapo ba? Kasi sabi mo, matangkad at wide ang body frame niya na parang isang athlete. Siguradong guwapo yun, best friend. Hindi ko naman nakita ang mukha niya. Kahit nga ang mata niya malabo kong makita. Dahil sa bull cap sa ulo niya, tapos nakamask pa siya. Ay, sayang naman. Sana nakita mo man lang ang mukha niya, para kapag nakita mo siyang muli, ay mapapakilala mo siya sa akin. Malabong mangyari yan, best friend. Sad naman, sabi mo, magaling siya makipagsuntukan at natalo niya yung dalawang rapist. Hindi kaya isa siyang superhero, best friend? Narinig ka niyang sumigaw, kaya kagad siyang dumating. Siguro may agimat siya, o kaya'y kalahin niya si Darna. Hais, wala namang ganun sa totoong buhay, no? Sa bagay, oo nga, no. Pero, paano mo ba siya mahanap ngayon kung hindi mo pala siya kilala at hindi mo nakita ang mukha niya? Paano ka makakapagpasalamat? Yon ang hindi niya alam. Paano nga siya makapagpapasalamat doon sa taong yon kung hindi niya naman alam kung sino ito? Pero natigilan sa isipin yun si Claire nang maalala niyang may nakita pala siya sa gilid ng leeg ng lalaki nang tumalikod ito sa kanya noong paalis na. Best friend, may nakita ako! Naibulalas niya habang namimilog ang mga matang nakatingin kay Venice. Ano ba yun? May tattoo siya sa leeg. Isa yung tiger's claw. Yun bang kamay ng isang tiger? Totoo? Nakita mo talaga? Oo nga, nakita ko. Promise. Sige, magmula ngayon, lahat ng taong makakasalamuha o kahit makasalubong natin, titingnan natin kung may tattoo na ganun sa leeg para makilala natin ang savior mo. Eh paano kung hindi lang siyang may tattoo na ganun, best friend? Malungkot niyang tanong. Ay, oo nga no. Makikilala mo naman siguro siya kasi nga pamilyar sa'yo yung bulto ng katawan niya. Sumang-ayon nga si Claire sa sinabi ni Venice. At magmula ng araw na yon, lahat ng lalaki na nakakasalubong nila sa loob at labas ng San Antonio University ay leeg kagad ng mga ito ang tinitingnan nila. Masyadong malawak ang universidad na kanilang pinapasukan, kaya kahit mga EDUC students sila ay pumupunta talaga sila ni Venice sa building ng mga engineering students, pati na sa building ng mga criminology student. Halos isang buwan nilang ginawa ni Venice ang nakakalokong gawain na yon. Kahit pa sa pamamalengke, ay ganoon ang ginawa niya. Mahanap lang ang savior niya. Pero wala talaga siyang mahagilap na lalaking may tattoo ng tiger's claw sa leeg. Suko na ako, best friend. Ayoko na. Malungkot na sad ni Claire habang nagluluto ng gulay sa masikip nilang kusina. Kausap niya sa cellphone si Venice na nagyayaya na namang mag-arcade. Sabado at wala silang pasok. Ang week mo naman, best friend? Eh, ang tagal na natin naghahanap. Baka nga may asawa na yun eh. Niligtas lang talaga ako kasi masyado siguro siyang maawain.
O sige na, ibababa ko na to. Kailangan ko nang pakainin si nanay. Nang magpaalam si Venice, ay kagad niya ring binaba ang cellphone. Tinikma ni Claire ang luto niyang gulay at napangiwi siya dahil sa lasa noon. Hala, hindi ko pa pala nalalagyan ng asin. Tas mukhang malalata na yung kalabasa. Lagot na naman ako kay ate nito. Napakamot siya sa ulo. Vandolf? Vandolf! Tawag niya sa kapatid na lalaki pero walang sumabat, kaya napailing na lang si Claire sa isiping nasa internet cafe na naman ang bunso nila, naglalaro. Nasa trabaho pa ang kanyang ate Alexis. Gagabihin na naman yon dahil may dalawang part-time job. Wala siyang mautusang bumili ng asin kaya't nagmamadaling binuksan ni Claire ang wallet niya at lumabas ng bahay. May kalayuan pa naman ang tindahan kaya tumakbo siya ng mabilis. Habang tumatakbo, ay nahulog niya pang bariyang dala kaya tumigil siya at binalikan niya pa yon. Dumukwang siya para abutin ang mga bariya. Nang muli siyang humarap sa daan, patungo sa tindahan, ay halos lumabas na ang kaluluwa niya sa loob ng katawan, nang bigla siyang bumangga sa kung sino man. Napangiwi at napapikit siya sa bigla ang pagsigid ng kirot sa dibdib niya dahil bumangga lang naman iyon sa matigas na dibdib ng isang lalaki. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hinging patawad niya at tumatras para makalayo sa lalaki. Napaangat ng tingin si Claire at tumingala para mapagsino ang kaniyang nabangga. Napakurap siya ng ilang beses nang salubungin siya ng malamlam at kulay abong mga mata. Umawang ang bibig niya nang pasadahan ang tingin ng matangkad na lalaking nabangga niya. Tila na hipnotismo siya sa ganda ng mga matang iyon. Ngayon niya lang ito nakita sa lugar nila. Napakatangos ng ilong nito, ang hugis ng labi ay nababagi sa prominente nitong mga panga. Nang muli niyang ibalik ang tingin sa mga mata nito, ay napansin niyang nakatitig rin ito sa kanya. Sorry, nagmamadali kasi ako eh. Nabangga tuloy kita. Napayuko siya dahil hindi niya kinayang intensidad ng pagkakatitig ng guwapong lalaki sa kanya. It's okay. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang marinig ang pamilyar at baritonong tinig na yon kaya muli siyang napaangat ng tingin. Narinig niya na ang tinig na yon. Hindi siya maaring magkamali. Siya ang savior ko. Siyang nagligtas sa akin nung muntikan na akong ma-rape. Piping-usal niya sa isipan. Humakbang papalayo sa kaniyang lalaki kaya't mabilis na tiningnan niya ang leg nito para masiguradong ito nga ang tagapagligtas niya. Pero nadismaya lang si Claire nang makitang walang tato sa kabilang side ng leeg nito. Sandali! Tawag niya sa lalaki. Tumigil ito sa ginagawang paghakbang pero hindi siya hinarap. Mabilis na naglakad siya papunta sa harapan ng lalaki. Tiningnan niya ang kabilang bahagi ng leeg nito. Wala nga. Wala nga itong tato. Bakit? Wala lang. Sorry ulit. Tumango lang ito pagkatapos ay muli siyang tinalikuran. Hindi muna siya umalisak na tatayuan at sinundan lang ng tingin ang papalayong lalaki. Namilog ang mga mata niya nang pumasok ito sa bahay ni Aling Magring. Kapit bahay namin siya? Pero hindi ko naman siya napapansin dito ah. Ngayon ko nga lang siya nakita. Magmula ng araw na yon, ay pasulyap-sulyap na si Claire sa bahay ng lalaking nakabangga niya. Bago pumunta sa school at bago umuwi sa bahay nila, ay hindi niya mapigilan ang leeg na lingunin ang bahay nito. Ate, kilala mo ba yung bago nating kapitbahay? Sino? Si Tiago? Tanong sa kanya ng ate Alexis niya na kararating lang din galing sa trabaho. Ate, kilala mo siya? Bakit alam mo ang pangalan niya? May trabaho lang siyang inalok sa akin. Nagpakilala siya. Tiago raw ang pangalan. Ang gandang lalaki. Kaso lang? Kaso lang ano? Wala. Maghahain ka na. Gutom na ako. May hindi kayata sinasabi sa akin ate. Ano ba yung trabaho ang inalok niya sa'yo? Basta trabaho. Katulad na lang ng pagdi-deliver. Pero hindi ako pumayag. Hindi na kaya ng oras at katawan ko pag nagdagdag pa ako ng trabaho. Tila nagliwanag ang ilaw sa utak ni Claire
nang maisip na nag-alok pala ng trabaho sa atin niya ang kapitbahay nila na nagngangalang Tiago. Bakit hindi na lang siyang kunin ito? Tutal naman ay naghahanap rin siya ng part-time job. Tama, kakausapin ko siya. Sasabihin kong ako na lang ang kunin niya dahil doble na ang trabaho ni Ate Alexis. Kinabukasan ay maagang ang pumunta si Claire sa bahay ni Tiago. Nakangiting kumatok siya. Wala pang ilang minuto ay bumukas na ang pinto. Bumungad sa kaniyang maputla at nanghihinang si Tiago. Pero kahit ganon, ay namilog pa rin sa tuwa ang mga mata niya nang makita itong muli. Napakagwapo pa rin nito kahit magulo ang buhok dahil halatang kagigising lang. Hi! Good morning! Masiglang bati niya at kinawayan ito. Anong kailangan mo? Napakasarap sa pandinig ang brusko nitong tinig. Sinabi sa akin ni ate na may inalok ka raw na trabaho sa kanya. Pagdi-deliver daw, may dalawang trabaho na kasi si ate kaya pwedeng ako na lang ang kunin mo? Hindi ito sumagot at nakatingin lang sa kanya. Hindi ako marunong mag-drive pero matututunan ko rin naman yon. Magpapaturo ako kay Ate Alexis. May motorsiklo ka ba? Napakamot siya sa pisngi. Wala eh. Pero pwede bang ikaw ang mag-provide nun? Hindi na. Maghahanap na ako ng iba. Teka, sandali! Mabilis na napigilan niya ito, nangakmang isasara na sana ang pinto. Ako na lang, please. Umirap ito kaya't napagdikit niya ang mga labi dahil para siyang mapapangiti. Ito lang ang lalaking nakita niya na nangiirap. Promise, fast learner ako. Kaya sigurado akong mabilis akong matututo kung paano mag-drive ng motorsiklo. You don't even know how to drive. Wala ka ring motor. Ngayon, paano kita kukunin? Umalis ka na. Hindi ikaw ang kailangan ko. Napapikit si Claire na ang pabaliang pinagsarahan siya ni Tiago ng pinto. Kung ano yung kinagwapo ng itsura niya, ganun rin kasama ang ugali niya. Hindi siya masarap ka, banding. Naiinis niyang sabi at tinalikuran na ang bahay ni Aling Magring. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan ang mga yon. Nawala na sa isip ni Claire ang tungkol sa tagapagligtas niya. Pati na rin si Tiago na suplado. Pero kumislap sa tuwa ang mga mata niya nang muli itong makita sa tindahan ni Manang Bebang. Madadaanan kasi yun papunta sa bahay nila. Pagkababa pa lang niya sa tricycle na sinasakyan ay nakita niya na kagad ang lalaki. Nako, Tiago, pasensya ka na. Naubusan na kasi ako ng pain reliever na gamot. Pero kung nilalagnat ka, may gamot ako dito para sa lagnat. Narinig niyang paliwanag ni Manang nang nasa tapat na siya ng tindahan nito. Ganun ho ba? Sige, inalang ho ang bibilhin ko. Nag-abot si Tiago ng pera at binigyan naman ni Manang Bebang ng gamot para sa lagnat. Pagkatapos nitong kunin yon, ay kagad na umalis. Ni hindi siya nito sinulyapan man lang ng tingin. Bakit ho siya naghahanap ng pain reliever, Manang Bebang? Mahinang tanong niya sa matanda. Hindi ko nga rin alam, Claire eh. Pero pansin ko na mula pa kaninang umaga na matamlay ang binatang yan. Habang nagwawalis kasi ako doon sa likuran ng bahay namin. Natatanaw ko siya na hawak-hawak niyang tiyan niya. Tapos hindi pa makatayo ng diretso. Baka hindi na kayang maglakad kaya hindi na nagpunta doon sa sentro ng barangay natin. Kompleto pa naman ang gamot sa may butika. Hindi may paliwanag ni Claire ang bigla ang pag-usbong ng pag-aalala sa loob-loob niya. Tinanong niya kay Manang Bebang ang gamot na gusto sanang bilhin ni Tiago at sinabi naman yun ng matanda. Mabilis na nagtungo siya sa sentro ng barangay para ibili si Tiago ng gamot. Maawain kasi talaga siya kahit pinakitaan na siya nito ng kagaspangan ng ugali. Lakad-takbo ang ginawa niya para lang makabalik ka agad. Nang makarating sa tapat ng bahay ni Tiago, ay kagad siyang kumatok. Ilang beses siyang kumatok pero hindi man lang siya nito pinagbuksan. Tiago, ako to si Claire, yung kapatid ni Ate Alexis. Pwede bang buksan mo muna to? May ibibigay lang ako. Ilang minuto pa siyang naghintay hanggang sa tuluyan na nga siya nitong pinagbuksan.
Ano bang kailangan mo? Galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya pero halatang may iniindang sakit. Parang kinurot ang puso ni Claire dahil sa itsura ni Tiago. Wala talagang dugo ang mga labi. Ito ang pangalawang pagkakataon na makita niya ng ganito ang lalaki. May dala akong pain reliever para sa'yo. Yung wala sa tindahan ni Manang Bebang. Nagibang ekspresyon sa mukha nito dahil sa sinabi niya. Para bang lumambot at nawala ang inis. Hindi ko kailangan... Napaigik ito at napahawak sa gilid ng tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang makitang lumabas ang dugo sa pagitan ng mga daliri ni Tiago. Tiago? Dugo? May sugat ka ba? Umuwi ka na. Wala lang to. Malamig nitong sagot at kagad siyang tinalikuran. Pero maagap na nilapitan niya nang muntikan na itong matumba dahil talagang nangihina. Hayaan mo kong alalayan ka. Hindi mo na yata kayang maglakad eh. Ipunesto niya ang kabilang braso nito sa balikat niya. Mabuti na lang at hindi naman na ito umangal pa. Hindi makapaniwala si Claire na nakapasok siya sa loob ng masikip na bahay ni Aling Magring na ngayon ay si Tiago nang umuuko pa. Kusina agad ang tumambad sa kanya. May isang pinto doon para sa nag-iisang kwarto. Abot din ang tanaw niya ang banyo sa may bandang kaliwa niya. Binuksan ni Tiago ang pinto at pumasok silang dalawa roon. Marahang inihiga niya ito sa kama na wala man lang foam, bedsheet at isang unan lang ang nasa ibabaw noon. Salamat. Makakaalis ka na. Ha? Hindi. Tutulungan kita. Dumudugo ang sugat mo. Pwede ko bang tingnan? Pumikit na si Tiago at parabang hindi na kayang dumilat pa. Ni hindi na nga nakasagot pa. Kitang-kita niya sa mukha nito na may iniinda talagang sakit. Walang paalam na lumapat ang mga kamay niya sa ibabang banda ng t-shirt nitong suot. Gusto niya sanang makita ang sugat nito para malaman kung ano ang tulong na pwede niyang ibigay. Pero pinigilan ni Tiago ang kamay niya. Huwag mo kong hahawakan. Matigas nitong babala sa kanya. Pero hindi niya pinansin yon. Tiago, pakiusap. Gusto ko lang talagang tumulong. Pwede kang magtiwala sa akin. Kasali ako sa medic nung high school ako. Magagamot ko ang sugat mo. Kaya hayaan mo na ako. O kung gusto mo, tatawag ako sa pinakamalapit na ospital para doon ka na lang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ayaw mong tumawag ako sa ospital? E di payagan mo na lang akong tingnan ng sugat mo. Nang bumitaw ito sa kamay niya ay tipid siyang napangiti. Ibig sabihin ay pinapayagan na siya nitong tingnan ng sugat nito. Nasapo na lamang ni Claire ang bibig ng tuluyan hanggang makita ang sugat sa tiyan ng binata. May tahi ito sa gilid ng tiyan na tila nadaanan ng napakatulis na kutsilyo at may tanggal na ang tahing yun sa ibabang parte. Nagkalat ang dugo sa parting yun. Ano to? Saan mo nakuha ang sugat na to? Nasaksa ka ba, Tiago? Kung magtatanong at magtatanong ka lang din, mas mabuting umalis ka na lang. Kaya ko ang sarili ko. Betadine, Cotton, meron ka ba nun? Tanong niya imbis na pansinin ang pagpapalayas ni Tiago sa kanya. Nandyan sa loob ng cabinet. Inilibot niya ang tingin sa masikip na silid na yon. Sa paanan ni Tiago ay may maliit na cabinet doon. Nang buksan niya ay bahagya siyang napatras nang makakita ng barela. Pero nakita niya ang medikit at kinuha niya yon. At isinarang muli ang cabinet. Samot-saring haka-hakang tumatakbo sa isipan ni Claire. Maraming tanong. Bakit may baril si Tiago? Bakit may sugat ito na parabang nasaksak? Pero walang sagot sa mga katanungang yon. Kaya mas panili niya na lang na manahimik. Nang napatigil niya ang pagdurugo, ay nilagyan niya agad ng bandage. Tiago, tapos na ako. Malinis ng sugat mo. Aniya sa mahinang tinig pero hindi ito tumugon. Marahang tinapik niya pa sa balikat para gisingin pero parang nakatulog na. Ganoon na lamang ang pagsilay ng matamis na ngiti sa labi niya nang marinig ang mahina nitong paghilik. Tulog ka na agad? Ang pogi mo namang matulog. Ang baiting nan.
Tumayo siya at iniligpit ang mga kalat niya. At mga alis na sana siya pero pansin niyang may dugo sa damit ni Tiago. Hindi naman niya matim na iwan na lang ito ng ganon. At saka may lagnat ka pa. Bakit naman natulog ka kagad nang hindi pa umiinom ng gamot? Inilapat niya ang likod ng kamay sa noon ito. Napakainit ni Tiago. Hindi nagdalawang isip si Claire na hubarin ang suot ng lalaki. Ni hindi man lang ito nagising. Naghanap siya ng malinis na tela at binasa iyon. Pinunasan niya ang matipunong katawan ni Tiago. Ang mga mata niya napakahirap sawayin dahil titig ng titig sa malapad na dibdib ng lalaki. Pababa sa matigas nitong tiyan na may walong pandisal. Pero literal na umawang ang bibig niya nang pinunasan niya na ang leeg nito. Bigla na lang kasing tumambad sa kanyang tato na kahit tagal niya nang gustong makita. Ang tiger's claw na tato na meron ng nagligtas sa kanya noon nung munti ka na siyang ma-rape ay natagpuan niya lang naman sa leeg ni Tiago. Dahil sa basang tela ay nawala ang parang concealer na tumatakip sa tato na yon. Ikaw? Ikaw lang pala. Ang matagal ko nang hinahanap. Naibulalas niya sa isipan. Kasabay ng pagsapo niya ng bibig, ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi makapaniwala na si Tiago lang pala ang lalaking nagligtas sa kanya. Kaya pala pamilyar sa kaniyang bulto ng pangangatawan nito, pati na ang tinig nito. Dahil ito lang pala ang savior niya. Mixed emotions ang nararamdaman niya. Masaya at naiinis siya. Masaya dahil sa wakas ay nahanap niya na ang lalaking nagligtas sa kanya. Naiinis dahil hanap siya ng hanap pero sobrang lapit lang pala nito sa kanya. Hinding-hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Grabe, hindi man lang siya nagpakilala sa akin. I'm sure naman, kilala niya ako. Nakabusangot niyang bulong. Papakailaman ko na tong kusina niya. Ipagluluto ko na siya ng lugaw para makakain siya mamaya pagkagising niya. Pambawi niya rin sa pagligtas niya sa akin noon. Maliit ang kusina ni Tiago. Nakita niya agad ang lagayan ng bigas. Binuksan niya ang stove at nagluto ng lugaw. Nang maluto yon, ay ginising niya agad si Tiago. Mabuti na lang at hindi siya nahirapang gisingin. Hindi ka pa rin umaalis? Malamlam ang mga matang tanong nito sa kanya habang sinusubukang makaupo ng maayos. Kaagad niya namang inalalayan. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na iwan ka na lang sa ganyang kalagayan eh. Pasensya ka na. Binihisa na kita. Napatingin ito sa katawan. Isang itim na t-shirt ang pinasuot niya rito. Naghalungkat na siya sa drawer ng binata. Busog na naman ang mga mata niya nang makitang maugat nitong mga braso. At saka pinakailaman ko na rin ang kusina mo. Kailangan mong uminom ng gamot eh. Pero dapat ay magkalaman muna ang sikmura mo. Sige, salamat. Pero kaya ko ng sarili ko. Pwede ka nang umalis. Tiago, kanina mo pa ako pinapalayas. Bakit ba? Para hindi ko malaman o matuklasan ikaw yung nagligtas sa akin noon nung munti ka na akong ma-rape? Nag-angat ito ng tingin at halatang nagulat sa mga narinig. Pero wala pa rin siyang mabasang emosyon sa mukha nito. Matama niya itong tinitigan kaya nag-iwas ito ng tingin. Sabi na nga ba eh, kilala mo na ako. Magmula nung nagkabunggo tayo dyan sa labas. Pero hindi ka man lang nagpakilala. Para ano pa? Para ano pa? Para makapagpasalamat ako sa'yo. Kasi bigla ka nalang umalis ng gabing yon, nang hindi man lang ako nakakapagpasalamat. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan? Puro ka nalang ganyan. Ngayong nakita na kita, umasa kang kukulitan na kita mula ngayon dahil gustong gusto kong makabawi sa'yo. Ayusin mong pagkakaupo mo. Kukunin ko ng pagkain mo. Gusto niyang matawa ng sinunod ni Tiago ang sinabi niya. Umayos nga ito ng upo bago siya lumabas ng silid at kinuha ang lugaw na niluto niya. Gusto niyang subuan si Tiago pero kaya naman daw nito. Pinagmasdan na lang niya ito habang kumakain. Hindi naman siya pinapaalis kaya't nanatili siyang nakaupo sa harap nito. Hindi ka ba kakain? Tanong nito matapos lunukin ang panglimang subo. Hindi. Wala naman akong sakit. Kumakain lang ako niyan kapag nagkakasakit ako. Hindi ito sumagot.
Kaya ka siguro nagkalagnat dahil sa sugat mo. Bumukas ang tahi. Saan mo ba nakuha yan? Hindi pa rin sumagot si Tiago. Hay, sige kung ayaw mong sagutin. Iba na lang itatanong ko. Noong tinulungan mo ko, paano mo nakita ang dinala ko ng mga manyak na yun sa talahiban? At bakit ang galing-galing mong manuntok? Isa ka bang boxer? Umuwi ka na lang. Ayoko ng maraming tanong. Isa pang tanong, bakit napakasuplado mo? Sa sinabi niya, ay natigilan ito sa ginagawang pagsubo. Supladong tiningnan siya nito sa mga mata. Imbis na makaramdam siya ng takot, ay napangiti pa siya. Pasalamat ka kasi ikaw ang nagligtas sa akin nun. Kung hindi, papatulan ko talaga yung kasupladuhan mo. Tumayo na siya. Aalis na ako. Gumagabi na sa labas. Baka hanap na ako ni nanay. Yung mga gamot mo, narin sa ibabaw ng drawer. Siguraduhin mo makakainom ka ha, para gumaling ka na kaagad. Claire. Tinawag siya nito sa pangalan at hindi yon kayang paniwalaan ang buo niyang sistema. Sobrang sarap pakinggan ang pagkakabanggit nito sa pangalan niya. Oh, ano yon? Itinago niya ang ngiti. Kunwari isuplada na hinarap niya ito. Salamat. Sa sinabi nito, ay tuluyan siyang napangiti. Salamat din. Dahil sa'yo, ay hindi ako na-rape ng gabing yun. Kulang pa tong ginagawa ko ngayon para lang makapagpasalamat sa'yo, Tiago. Gusto kitang ipagluto ulit. Ano bang gusto mo? Ihahatid ko rito bukas. Ikaw, ano bang gusto mo? Tinatanong mo ba ako kung anong gusto kong pagkain? Tumangoy ito at kagad ring nag-iwas ng tingin. Kare-kare ang paborito ko. Sige, yun na lang ang lutuin mo. Wow! Pumapayag ka talaga na ipagluto kita bilang pasasalamat? Muli itong tumango bilang tugon. Okay, kare-kare. Ihatid ko bukas ng maagang maaga. Masiglang lumabas si Claire ng bahay ni Tiago. Ginabi nga lang talaga siya doon. Nagpasama pa siya kay Bandolph ng gabing yon para bumili ng mga rekado para sa kare-kare. Nagtaka ang kapatid niya dahil may pera siya. Binawasan niya lang naman ang ipon niya para lang may pambili. Kinabukasan ay inihatid niya kagad kay Tiago ang niluto niya. Mainit-init pa yon. Hanggang sa paulit-ulit niya nang ginagawa yon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag pero naging malapit agad sila ni Tiago ng ganon-ganon na lang. Magmula nang malaman niya na ito nga ang tagapagligtas niya. Kahit hindi makuwento o hindi mahilig magsalita si Tiago, ay nakokontento na siya sa pakikinig nito sa mga kuwento niya. Ni hindi na nga siya nag-aagahan sa bahay nila dahil madalas na silang sabay na mag-agahan ni Tiago. Luto na ang sinasaing nito sa pagdating niya. Kaso lang ay patago siyang pumapasok sa bahay ni Tiago. Baka kung ano kasing isipin ng mga marites nilang kapitbahay at umabot pa yun sa ate niya. Tiyak na mapapagalitan siya dahil ayaw nitong nakikipag-usap siya sa mga lalaki. Eh ikaw, nasan ang parents mo? Tanong niya isang umaga nang maghatid na naman siya ng gulay na niluto ng ate Alexis niya kanina. Wala na sila. Ha? As in wala na? Patay na tulad ng tatay ko? Tumango si Tiago at naglagay ng kutsara sa plato niya. Bakit? May sakit din ba? Nawala sila dahil sa bagyong tumama sa probinsya namin. Sorry. Natanong ko pa. Ayos lang? Eh bakit ikaw nang nakatira rito sa bahay ni Aling Magring? Eh binenta niya sa akin. Ah, ganun pala. So bakit mo naman binili ang luma at masikip na bahay na to? Dahil malapit lang dito ang trabaho ko. Talaga? Kaya ba minsan ay palagi kang wala? Ano bang work mo? Hindi ko sasabihin. Hindi naman ako mag-a-apply, no? Nireject mo na nga ako nang humingi ako ng trabaho sa'yo eh. Nagpaalam siya agad pagkatapos niyang kumain. Baka kasi malate na naman siya kapag napasarap siya sa pagkukwento. Bawat umaga ay ganoon ang routine ni Claire. Pero may ilang mga araw na wala si Tiago. Kapag naman tinatanong niya kung saan nagpunta, ay sinasabing may lakad lang at nasa trabaho. Pero isang gabi,
Nang pauwi na siya sa bahay nila, ay dumaan siya sa bahay ni Tiago. Nakita niya lang naman si Dalia sa labas ng bahay nito. Parang naghihintay sa paglabas ng binata. Si Dalia, ang magandang anak ng chairman nila. Lahat na yata ng mga binata sa lugar nila ay nagiging boyfriend nito. At nang lumabas nga si Tiago, ay kagad itong sinunggaban ni Dalia ng isang marubdob na halik. Pakiramdam ni Claire ay mapupunit ang puso niya sa loob nang makita ang tagpong yon. Nabibwisit na nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan ngayon, Venice. Nakakainis pa tong mga luha ko na ayaw magpaawat. Umiiyak niyang sabi kay Venice nang pumasok siya sa school kinabukasan. Alam mo, best friend, masasabi ko na may gusto ka na nga kay Tiago. Ha? Paano mo naman nasabi? Eh kasi, hindi ka magkakaganyan kung wala kang nararamdaman sa kanya. Tingin mo ba, ganun ang nararamdaman ko? Oo, sa tingin ko, ay hindi ka na pwedeng umamin kay Tiago. Bakit naman? Kasi sabi mo, may kahalikan eh. Baka girlfriend niya na yung Dalia. Malungkot na inalis na lang ni Claire si Tiago sa kanyang isipan. Kaya umuwi siya galing school ay hindi niya na nililingon ang bahay ng binata. Kapag naman umaga ay hindi na siya nag-i-effort para ipagluto ito. Siguro ay hindi pa sapat ang pagpapasalamat niya pero ayaw niya namang makasira ng relasyon ng iba. Baka nga may namamagitan dito at kay Dalia. Umiwas nang umiwas si Claire hanggang sa lumipas ang mga buwan. Naging abala rin siya palagi sa school. Pagdating naman sa bahay, ay ang pag-aalaga sa anak ng Kuya Raymond niya na si Baby Forrest na wala pang ilang araw ay iniwan na sa kanila. Katulong nila sa pag-aalaga sa baby, ang pinsan niyang si Ate Carly. Pagdating naman galing sa school, ay kinukuha niya na ang bata. Pero hindi ganoon kadali ang buhay. Naaksidente lang naman ang kapatid niyang si Bandolph at kailangang putulin ang kabilang binti nito. Naawa na siya sa Ate Alexis niya dahil kung kani-kanino na ito lumapit para lang makahiram ng pera para sa operasyon. Gusto niyang tumulong dahil may inaalok naman na trabaho sa kanya ang ninang Marinya na isang bakla. Pero ayaw ng ate niya. Ayaw nitong maging waiter siya sa isang club. Pero dahil gustong-gusto niyang makatulong, ay tumakas si Claire at palihim na nagtrabaho siya sa club kahit isang gabi lang. Nang gabing yon, ay wala din sa bahay ang ate niya. O basta inaanak ha, kapag may gustong makipag-table sa'yo, eh pagbigyan mo na. Sabihin mo kung magkano ang rate mo. Depende na sa'yo kung magkano. Huwag ka lang papayag na i-take out ka. Paalala sa kanya ng ninang Marinya habang inaayusan siya nito. Pero pag-waiter lang naman po ang sinabi mong gagawin ko. Oo nga, kapag nagsabi lang na makikipag-table ka. Kasi inaanak, magkano lang bang sasahurin mo ngayong gabi? Napakaliit, hindi ka makakatulong sa Ate Alexis mo. Mas mabuti na yung makipag-table ka para may pangdagdag ka sa sasahurin mo. Ninang, yung mga customer po ba, hindi ba sila nanghihipo? Nako, hindi. Pagalitan mo kapag ganoon o kaya'y magsumbong ka sa akin. Sabihin mo, bawal kang hawakan. Kung hahawakan ka, dapat ay may karagdagang bayad. Humugot ng malalim na buntong hininga si Claire matapos siyang ayusan ng kanyang ninang Maria. Nang pumasok siya sa club, ay sinalubong siya ng mga naglulumikot na neon lights para siyang maihilo. Idagdag mo pa ang nakakabinging ingay ng music. Naghahalo ang amoy ng sigarilyo at alak sa ilong niya. Nakakaramdam siya ng kaba at takot, pero kailangan niyang lakasan ng loob. Wala nang panggata si Baby Forrest at kailangan niya itong gawin. Nakakadalawang hatid pa lang ng mga alak si Claire sa dalawang table, malapit sa island counter nang kausapin siya ng isang customer doon. Miss, pwede ka bang umupo muna kahit sandali? Tanong ng lalaking malaki ang tiyan at singkit ang mga mata na mag-isa lamang sa table nito. Hindi alam ni Claire kung anong sasabihin. Papayag ba siya o hindi? Sige na, ako nang bahala sa'yo. Magkano bang gusto mo? 5K? 10K? Hindi ako kuripot, miss. At saka maganda ka, kaya malaking ibibigay ko.
Pinasadahan siya nito ng tingin. Ang klase ng tingin nito ay para siyang hinuhubaran. Pero kung sasabihin niyang 10,000 ang kailangan niya, ibibigay naman siguro nito yon. Makakatulong pa siya sa atin niya. Sige, uupo ako sa tabi mo. Hindi ka uupo sa tabi niya. Tila nanginig ang bawat kalam na ni Claire nang marinig ang baritonong tinig na yon mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata niya nang lumingon siya at nakita niya si Tiago. Tiago, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako dito para pigilan ka sa pinaplano mong pakikipag-usap dyan sa gagong yan. At bakit mo naman gagawin yon? Tara na, umalis na tayo. Anito, imbis na sagutin ang tanong niya. Ayoko, kailangan ko ng pera at wala kang karapatang pigilan ako. Sige, umupo ka sa tabi niya. Alam mo ba na kaya kong barilin sa harap mo ang lalaking yan dahil lang nagmatigas ka? Tumibok ng malakas ang puso ni Claire dahil sa kaniyang narinig. Hindi niya alam kung bakit nasabi yon ni Tiago. Pero ang isiping may nakita siyang baril noon sa cabinet nito, ang labis na nagbigay ng takot sa kanya. Paano kung tutuhanin nga nito ang sinasabi? Pumili ka. Bubutasan ko ng bala ang malaking tiyan niyan o sasama ka sa akin? Sasama! Sasama ako sa'yo! Mabilis niyang sagot. Takot niya lang na siyang maging dahilan ng kaguluhan. Natagpuan na lang ni Claire ang sarili na nakasakay sa isang kotse. Nasa front passenger seat siya at nasa driver seat naman si Tiago. Marunong kang magmaneho? Sa'yo ba ang kotse na to? Hindi ito sumasagot at nakatutok lang ang tingin sa daan. Ang mga kamay ay nasa steering wheel. Ano bang problema mo? Bakit bigla ka nalang sumusulpot dun sa club? Saan tayo pupunta? Pero wala talaga siyang makuhang sagot. Tiago, ano ba? Wala sa sariling hinampas niya ito sa braso kaya't sinulyapan siya nito ng tingin. Wala siyang mabanaag na emosyon sa mukha ng binata. Ibalik mo na nga lang ako sa trabaho ko? Bakit nga ba ako sumama sa'yo? Hindi ka nababalik doon. At bakit hindi? Sino ka para magdesisyon para sa akin? Tiago, kailangan ko ng pera! Bibigyan kita. Ha? Hindi ako humihingi ng pera sa kahit na sino. Marunong ako magtrabaho. Yun ba ang trabaho para sa'yo, Claire? Oo. Yun na lang ang paraan ko para makakuha ng malaking halaga sa isang gabi lang. Katahimikan ang namayani dahil hindi na naman ito sumagot. Kung ayaw mo akong ibalik sa club, sa bahay na lang. Umayos siya ng upo at hindi na nagsalita pa. Naiinis siya kay Tiago dahil sa mga kinikilos nito. At nang makita niyang malayo na sila sa San Antonio, ay nakaramdam na siya ng kaba. Paulit-ulit siya nagtatanong pero parang bingi si Tiago. Hindi sumasagot. Hanggang sa tumigil sila sa harap ng maitim at napakataas na gate. Bumukas yon at pumasok naman ang kotseng sinasakyan nila. Tumambad sa kanya ang napakagandang bahay na may dalawang palapag. Punong-puno iyon ng nagagandahang mga ilaw. Umawang din ang bibig niya nang makita ang infinite pool sa bandang kanan sa labas ng bahay. Tiago, nasan tayo? Nandito ka sa bahay ko. Bahay mo? Sa'yo to? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Tumango lang ito bilang tugon. Uwe, ginugood time mo yata ako eh. Hindi ba magkapit bahay tayo? Paano mo naman naging bahay to? Long story, Claire. Pero nagsasabi ako ng totoo. Nahihiwaga ang napatingin na lang si Claire sa binata. Punong-puno ng tanong at pagtataka ang isip niya sa mga sandaling yon. Sino ba talaga si Tiago? Bakit tayo nandito? Tanong niya nang makapasok na sila at inihatid siya nito sa second floor. Nasa harap sila ng isang pinto. Yun daw ang magiging kwarto niya. May kinakaharap na problema ang ate mo. May kasalanan siya sa akin. At hawak kita ngayon bilang hostage. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Tiago? Nababaliw ka na ba? Ano bang kasalanan ni ate ang sinasabi mo, ha? Hindi ko kailangan magpaliwanag. Matapos sabihin yon, ay binuksan nito ang pinto ng kwarto. Pagkatapos, ay kagad siyang tinalikuran. Teka, sandali! Maagap na napigilan niya ito sa braso.
para siyang kinuryente ng magdampi ang kanilang mga balat. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Naghihintay sa akin ang pamilya ko. Binitawan niya si Tiago at humakbang papalayo rito. Pero halos humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan ng marahas na hinaklit siya ni Tiago sa bewang at hinila papalapit dito. Umawang ang bibig niya nang bumangga ang dibdib niya sa matigas nitong dibdib. Hindi ka makakatakas mula sa akin, Claire. Dito ka lang. At hindi ka alis. Wala naman akong kinalaman sa kung ano man ang problema niyo ng kapatid ko. At anong gagawin mo sa akin, ha? Sasaktan mo ako? Hindi ito sumagot at nakatitig lang sa mga labi niya. Hindi niya rin mapigilan ang mga mata na titigan ng mapupulang mga labi nito. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa, kaya naman kumakalabog ng husto ang kaniyang puso. Pero habang nakatitig sa mga labi ni Tiago, ay naalala niya ang halika nito at ni Dalia. Mabilis na humiwalay siya mula sa pagkakapulupot ng mga braso nito sa bewang niya. Hindi ako matutulog sa kwartong yan. Mananatili ako sa labas kahit palamukin ako buong magdamag. Tumalikod siya at nagsimula ng humakbang. Claire, isa! Ha? Binibilangan mo ko? Ano ako, bata? Dalawa. Sige lang, magbilang ka hanggang kailan mo gusto. Tatlo. Umirap lang sa hangin si Claire at patuloy na naglakad sa pasilyo patungo sa hagdan. Akmang pababa na siya nang marahas na hinila siya ni Tiago. Tila tumigil ang mundo dahil sa mga sumunod na ginawa nito. Walang paalam na inangkin lang naman ni Tiago ang kaniyang mga labi sa pinakamarubdob na paraan. Sa nanlalaking mga mata ay ni hindi siya nakagalaw. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod nang paulit-ulit na sinipsip ni Tiago ang ibabang labi niya. Nawalan siya ng lakas pero maagap na iniyakap nito ang mga braso sa katawan niya para suportahan ang kaniyang bigat. Hindi niya nakayang labanan ang nakakakiliting sensasyon na lumulukob ngayon sa buo niyang katawan at tila dinadala siya ng sensasyong yun sa mga ulap. Napakasarap sa pakiramdam, lalo pa at naging madamdamin na ang paraan ng paghalik ni Tiago sa kanya. Nang pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng hininga, ay sapilitang itinulak niya si Tiago. Pareho silang naghahabol ng hininga habang nakatingin sa mata ng bawat isa. Bakit mo ginawa yon? Sinabi ko nang huwag kang makulit, pero ang tigas ng ulo mo. At kapag matigas ang ulo ko, halikan mo ko? Oo, dahil matagal na kitang gustong halikan, Claire. Bakit mo nasasabi yan, Tiago? Hindi mo ba alam na kinuha mo lang naman sa akin ang unang halik na para lang sa unang lalaking mamahalin ko? Nagdilim ang mga mata nito dahil sa narinig. Bakit? Sino bang lalaking mahal mo? Delikado nitong tanong sa kanya. Napaisip siya. Wala pa naman siyang nobyo, pero may nagugustuhan siya. Si Tiago. Itong lalaking kaharap niya. Wala! At saka may girlfriend ka na. Hindi mo ko dapat hinahalikan. Girlfriend? Oo, si Dalia. She's not my girlfriend, Claire. She's just hitting on me. Siya tong lapit ng lapit sa akin at pumupunta sa bahay. Ako rin naman ah. Pumupunta sa bahay mo at pinagluluto ka. Pero hindi naman tayo naghahalikan. At ano yung halikan nyo na nakita ko noon, Aber? Wala lang ba yun? Kaya nga umiwas na ako sa'yo eh. Nilayo ko ang sarili ko sa'yo kahit gustong gusto kita. Dahil may Dalia ka na. May gusto ka sa'kin? Nanlaki ang mga mata ni Claire dahil sa naging tanong ni Tiago. Hay, buwisi talaga tong bibig ko. Nadulas pa ako. Nalaman niya tuloy ngayon na gusto ko siya. Nakakainis ka talaga, Claire. Piping sermonya sa sarili. Mali ka ng dinig. Wala akong gusto sa'yo. Pwede ba? Ibalik mo na ako sa bahay namin. Mabilis na tinalikuran niya na lang ang binata at bumalik sa kwarto kung saan siya dinala kanina. Nilak niya ang pinto at nagpagulong-gulong sa ibabaw ng malambot na kamang naroon. Hindi siya makapaniwalang naghalikan sila ni Tiago at wala sa oras na napaamin pa siya sa tunay niyang nararamdaman. Ano na lang ang mukhang maiharap niya bukas. Nakakahiya. Nakatulog si Claire ng gabing yon
at punong-puno siya ng inis para sa sarili dahil hindi naging maingat ang bibig niya. Nagising siya kinabukasan nang makaamoy siya ng masarap. Halos matawa siya nang lumabas siya ng kwarto at bumaba sa unang palapag ng bahay. Nakita niya lang naman si Tiago sa kusina. Nagluluto. Walang damit pang itaas pero nakasuot naman ang apron. Ang astig nito sa ganung ayos. Magulo pa ang buhok dahil mukhang kakagising lang din. Kitang-kita niya ang malapad nitong balikat dahil nakatalikod mula sa gawi niya. Mula sa nakabukas na bintana ay pumasok ang sinag ng araw at tumama yon sa mga braso ni Tiago. Nagkukulay gintutuloy ang mga balahibo nito sa maugat nitong mga braso. Anong niluluto mo? Tanong niya nang makalapit dito. You're awake. How was your sleep? Tanong nito sa halip na sagutin ang kaniyang tanong. Hinarap siya nito ng may ngiti sa mga labi. Ibang-iba sa walang emosyon na Tiago na nakilala niya. Hindi okay. Bakit naman? Binitaw nito ang kutsarang hawak at ibinigay sa kaniyang buong atensyon. Napatras tuloy siya nang inilapit na naman sa mukha niya ang mukha nito. Dahil kinidnap mo ako. Natawa ito sa kaniyang sinabi. At hindi ka na makakatakas. Dito ka lang sa tabi ko. Sus, para namang gusto mo talaga ako sa tabi mo. Ginagawa mo lang to dahil sa sinabi mong kasalanan ni Ate Alexis sa'yo. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong ginagawa ko lang dahilan ng kasalanan ng ate mo? Para makuha ka? Para maging akin ka? Hindi nakapagsalita si Claire dahil sa narinig. Ang puso niya, naguhurumentado na naman sa loob. Ano bang ibig mong sabihin? Hinaplos lang nito ang pisngi niya, kaya lalong nag-iingay ang kaniyang puso. Umupo ka na. Kakain na tayo. Nagluto ako ng steak para sa'yo. Dumating na rin yung mga damit mo. Nagulat pa siya nang ipakita sa kanya ni Tiago ang mga in-order nitong damit niya sa online. Ang gaganda at mamahalin. Hindi niya nga gustong isuot dahil nahihiya siya. Pero wala naman siyang masusuot. At tumagal nga si Claire sa tagong bahay na yun ni Tiago ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan ay mas lalo niyang nakilalang binata. Maalaga ito at maalalahanin. Kasama niya ito araw-araw kaya hulog na tuloy ang damdamin niya para dito. Hindi na lang simpleng pagkakagusto ang nararamdaman niya. Mahal niya na ang binata. Hanggang sa nagtapat na rin si Tiago ng nararamdaman. Isang gabi ay naghanda ito ng lamesa sa labas ng bahay. May mga pagkain doon at magagandang mga kandila. Naggalat din ang mga red petals sa Bermuda grass na nakapalibot sa kanila. Dahil sa ginawa nito, ay lalo niyang minahal ang binata. Nang gabing yon, ay naging tapat din siya sa nararamdaman. Pinagsaluhan nila ni Tiago ang matamis na halik hanggang sa nauwi ang halik na yon sa mainit na pagtatalik. Pagtatalik na hindi lang nangyari ng isang beses, kung hindi makailang beses siyang nagpaangkin at ibinigay ang buong puso at pagkababae sa binata. Hindi mapigilan ni Claire ang mapangiti habang pinagmamasdan ang mukha ng natutulog pang si Tiago. Sa iisang kwarto na lang sila natutulog ngayon, parang mag-asawa na sila kung titingnan. Isa na namang mainit na mga sandali ang pinagsaluhan nila kagabi. Pero napakunot ng noo si Claire at natigil sa pagtitig sa binata nang makarinig ng mga kaluskos mula sa labas ng kwarto. Nakarinig siya ng yabag at sobrang nagulat siya nang bigla na lamang bumangon si Tiago mula sa pagkakahiga. Tiago. Natahimik siya nang idikit ni Tiago ang daliri sa labi nito. Sana niya san siyang tumahimik kaya lalo siyang nagtaka. Binundol ng kaba ang puso niya nang tulungan siya ni Tiago na makababa sa kama at tinago pa siya sa loob ng walk-in closet. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Naintindihan mo? Bakit, Tiago? Ano bang nangyayari? Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Pagkatapos nito, basta huwag kang lalabas. Nang tumango siya, ay sinunggaban siya ni Tiago ng mabilisang halik sa labi. Matamis na, nginitian siya nito bago tuluyang lumabas ng walk-in closet.
Halos mapatalon si Claire nang makarinig ng malakas na pagkalabog ng kung ano at pumailan lang ang walang humpay na putukan. Para siyang maiihi sa kinaupuan sa sobrang takot. Yakap-yakap niya ang tuhod habang umiiyak at paulit-ulit na tinatawag si Tiago. Miss Claire Montenegro? Napangat siya ng tingin at nakitang naka-uniforming pulis sa kanyang harapan. Hilamang luha na tiningnan niya ito. Don't worry, you're safe. Pulis ako. Makakalis ka na sa lugar na ito. Hawak na namin si Lieutenant Alcantara. Lieutenant Alcantara? Sino ho yun? Yun ang pangalan ng kriminal na dumukot at nagdala sa'yo sa lugar na ito. Si Tiago? Siya ba yung tinutukoy niyo? Oo. Hindi. Hindi siya kriminal. Mabait ho si Tiago. Wala ho siyang ginagawang masama sa akin. Nang lumabas ng bahay si Claire, ay halos madurog ang puso niya sa sobrang sakit noon nang makita si Tiago. Nakaposas ang mga kamay na parabang may malaking kasalanan na nagawa. Sumigaw siya at umiyak ng malakas ng akmang. Ipapasok na ito ng mga pulis sa patrol car, kaya't napalingon ito. Tiago! Parang pinupunit ang puso niya dahil napakalungkot ng mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kaawa-awa ang itsura ng lalaking mahal niya. Duguan ang braso at maraming gasgas sa muka. Hindi mo siya kilala, Claire. Isa siyang kriminal. Kaya huwag kang magtangka na dalawin pa siya sa kulungan. Isa siyang hitman. Hindi totoo yan, ate. Mabait si Tiago. Umiiyak na sabi ni Claire habang nakikipagbangayan sa ate Alexis niya. Nasa bahay na siya ng detective na si Randall na ngayon ay boyfriend na ng ate niya. Ni hindi pumayag ang mga ito na dalawin niya si Tiago. Noong mga unang araw niya sa farm, ay okay lang naman sila ng kaniyang ate. Pero naiinis siya na binabawalan siya nitong makipagkita kay Tiago kahit nasabi naman niyang may namamagitan sa kanila ng binata. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi mo ba alam kaya ako napunta sa sitwasyong to ay dahil laging magka-riding in tandem kaming dalaw ni Tiago? Sinamahan ko siyang gumawa ng krimen, Claire. Kahit hindi akong bumarel, pakiramdam ko'y parang ako ang gumawa. Depressed na depressed si Claire. Araw-araw siyang umiiyak sa sobrang pananabik niya sa binata. Palagi pang masama ang pakiramdam niya at suka ng suka. Yun pala ay dahil may sanggol ng unti-unti nang lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Buntis siya at nasa kulungan lang naman ang ama ng batang dinadala niya. Sa loob ng siyam na buwan ay hindi siya pinabayaan ng kanyang ate Alexis. Hindi siya nito iniwan sa pagbubuntis niya. Inalagaan siya. Pero nang manganak na siya, ay doon pa talaga umalis ang mga ito dahil isinugod sa ospital si Baby Forrest dahil hindi mawala-wala ang lagnat. Nagising siya ng madaling araw at nakita niyang basang-basa ng bedsheet na kinahihigaan. May lumabas pang dugo mula sa kaniya. Mang Enteng, manganganak na ho yata ako. Ang sakit-sakit po ng tiyan at puson ko. Mangiyak-ngiyak niyang reklamo matapos niyang gisingin si Mang Enteng, ang caretaker ng farm ni Kuya Randall, at ang tanging makakatulong lang sa kanya ng mga sandaling yon. Halika na, Claire. Lumabas na tayo ng bahay. Inalalayan siya ng matanda hanggang sa makalabas na sila ng bahay at nakarating sa sasakyan na iniwan ng Kuya Randall niya na magagamit raw nila kung may emergency. Halos napapasigaw na si Claire sa sobrang sakit ng puson, tiyan at likuran niya. Hindi niya alam kung anong posisyon ang gagawin niya sa loob ng SUV. Nako, Claire, tiis-tiis mo muna ang sakit at napakalayo pa natin mula sa ospital. Huwag na huwag kang iire kung ayaw mong manganak dito sa loob ng sasakyan. Ang sakit-sakit na ho. Hindi ko na ho kaya. Pakiramdam ko'y lalabas na siya. Umiyak na si Claire. Ramdam niyang paglandas ng mga butil ng malalamig na pawis sa bawat gilid ng kaniyang muka. Pero sa gitna ng biyahe nila, ay malakas na putok ang umalingaungaw mula sa labas. Diyos ko, ano yun, Mang Enteng? May bumabaril sa atin mula sa likod, Claire. Ano ho? Pansin kong kanina pa may nakasunod sa atin. Sige lang, huwag kang matakot. Magdasal ka at lakasan mo yung loob mo para sa magiging anak mo.
Sari-saring sakit na ang nararamdaman ni Claire ng mga sandaling yun. Naghahalo ang kaba sa sakit ng kaniyang paglilabor. Malakas na napahiyaw si Claire nang marinig niyang malakas na pagputok ng gulong ng kanilang sinasakyan. Tumigil din yon nang wala sa oras. Binaril yata ang gulong ng sasakyan. Mang Enteng! Sigaw niya nang makitang may balang pumasok sa sasakyan at natamaan pa sa braso ang matanda. Labis na takot ang nararamdaman ni Claire nang makitang lalaking nakamask na papunta na ngayon sa pwesto niya. Binasag nito ang bintana kahit napapikit siya para protektahan mula sa bubog ang mga mata. Walang kahirap-hirap na nabuksan ng lalaki ang pinto ng sasakyan. Sa wakas, nahanap ko na rin ang babaeng mahal ni Tiago. Ikaw ang magiging alas ko laban sa gagong yun. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag ka ng maraming tanong. Labas! Marahas na hinila siya ng lalaki at nasasaktan siya sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanya. Sabilitan siya nitong pinalabas, kaya't malakas na umiiyak na lang siya. Nararamdaman niya na ang pamamanhid ng maselang parte ng pagkababae niya. Bitawan mo ako! Manganganak na ako, pakiusap! Wala akong pakialam. Bilisan mong maglakad! Hinihila siya nito papunta sa sasakyan na nasa likuran nila. Pero natigil sila sa paglalakad nang umalingaw-ngaw muli ang napakalakas na putok. Literal na tumigil ang pag-inog ng mundo ni Claire at umawang ang kaniyang bibig nang makitang tinamaan ng bala sa may bandang dibdib ang lalaki. Wala pang ilang segundo ay duguan na humandusay na ito sa sahig. Nasapo ni Claire ang bibig sa sobrang takot. Claire! Narinig niya ang tinig na yon na kaitagal niya nang kinasasabikan. At nang lumingon siya sa may bandang kanan niya, ay ganoon na lamang ang pagbilis ng pintig ng kaniyang puso nang makitang tumatakbo papalapit sa kanya ang lalaking mahal niya. Tiago! Nandito na ako, Claire. Nandito na ako. Anito, nang magtagpo silang dalawa. Humagulgol si Claire dahil luha ang sinapo ni Tiago ang magkabilang mukha niya at niyakap siya ng napakahigpit. Tiago, bumalik ka! Salamat at bumalik ka! Kahit anong mangyari, babalikan at babalikan kita. Pasensya na. Medyo nahuli lang ako ng dating. Nahawakan ka pa ng demonyong yan. Sino ba siya? Ikaw bang bumaril sa kanya? Anong nangyayari? Si Mang Enteng, may tama siya ng baril. Natatakot ako, Tiago. Natatakot ako para sa anak natin. Bumitaw ito sa yakapan nilang dalawa at umiiyak na napahawak sa tiyan niya. Buntis ka? Oo, at ikaw ang ama. Ah! Napaigik siya sa bigla ang pagsigid ng kirot mula sa puson papunta sa tiyan niya. Tiago, nanginginig na ang mga tuhod ko. Diyos ko, manganganak na yata ako. Ano? Teka sandali! Palingon-lingon ito sa paligid, balisa, natataranta at hindi malaman kung ano ang gagawin. Pumasok muna tayo sa sasakyan. Ah! Hindi ko na talaga kaya, Tiago! Nararamdaman ko na yung ulo! Wala sa sariling, umupo na lang si Claire sa gilid ng daan. Sa tulong ng ilaw ng sasakyan mula sa kanilang likuran, ay kitang-kita niya kung paano gumuhit ang takot sa mukha ng broskong si Tiago. Humiga siya sa daan at umire ng umire. Tinulungan siya ni Tiago na hubarin ang panty na suot. Tiago, tingnan mo kung palabas na yung bihibi, please. Sige, nakikita ko na. Palabas na yung ulo ng baby natin. Umire ng ilang beses si Claire. Nakapikit siya habang ginagawa yon dahil sa sobrang sakit na parang pinupunit ng matulis na kutsilyo ang pagkababae niya. At matapos ang nakakapagod at nakakaubos hiningang pag-ire, ay tuluyan niyang nailabas ang anak nila ni Tiago. Lalaki. Lalaki ang anak natin. Lalaki ang anak natin, Claire. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niya kung paano nagsibagsakan ang mga luha ni Tiago. Kumikislap ang luha nitong mga mata habang nakatingin sa anak nila. Hindi niya rin mapigilan ang humagulhol. Sa mga sandaling yun ay bigla na lamang nawala ang lahat ng kirot na
nararamdaman niya kanina lang. Napalitan niyo ng saya at kaginhawahan. Gusto ko siyang hawakan, Tiago. Gusto kong makita ang anak natin. Luha ang ibinigay ni Tiago sa kanyang kanilang baby boy na napakagwapo at napakalusog. Natawa sila nang umiyak pa ito ng napakalakas. Kahit nahihirapang maglakad ay pinilit niyang makapasok muli sa sasakyan at nagmamadaling nilisan nila ni Tiago ang lugar na yon. Nang makarating sa ospital, ay na-confine kagad sila ng baby niya at pati si Mang Enteng. Nakaidlip si Claire sa sobrang pagod. Nagising lang siya nang maramdaman ang mga halik ni Tiago sa buong mukha niya. Tiago? Claire, kailangan mong kumain para makadede ng baby natin mamaya. Napangiti siya nang makita sa tabi niya ang baby nila ni Tiago na si Baby Theon. Mahimbing na natutulog. Hindi rin paawat ang puso niya. Sobrang saya na masilayang nasa tabi niya rin ang lalaking mahal. Ilang araw na nanatili sila sa ospital. Hindi na wala si Tiago sa tabi niya. Nakalabas na sila at nasa mabuting kalagayan na rin si Mang Enteng. Dahil gusto ng ate Alexis niya na manatili muna siya sa farm ni Randall, ay sumama naman si Tiago kahit nagkakainitan ito at si Randall. Bakit ba mainit ang dugo niyo sa isa't isa? Tanong ni Claire matapos niyang patulugin si Theon. Nasa couch lang ni Tiago at naglalambingan. Mahabang kwento, mahal ko. Pwede ko bang malaman kung anong problema niyo sa isa't isa? Matagal bago nagsalita si Tiago. Pero nagsimula na itong magkwento ay tuluyan siyang naliwanagan. Nasabi ko na sa'yo noon na maaga akong nawala ng mga magulang dahil doon ay naging palaboy-laboy ako hanggang sa nakatulog ako sa isang truck at napadpad sa isang lugar. Saan ka naman napunta? Naawang tanong ni Claire habang hinahaplos ang magaspang na panga ng lalaking mahal. Sa bahay ng San Rafael, para mabuhay, ay naging madiskarte ako. Gamit ang konting pera na nakita ko sa daan, ay pinambili ko ng sigarilyo at binibenta sa mga sugalan. Hanggang sa nagkaroon ng raid at nahuli ako ng isang pulis. Pulis na umampon sa akin. Nagpalaki at nagmahal. Si Tatay Rex. Minahal nila ako ng asawa niyang si Nanay Rita na parang tunay nila akong anak. Matagal na silang kasal pero hindi man lang magkaanak. Masarap bang mamuhay kasama sila? Oo, para akong prinsipe. Naging sundalo ko dahil sa kanila. Pinag-aral nila ako pero nagulat na lang ako isang araw nang malaman kong wala na sila dahil inambush sila ng lolo ni Randall. Ha? Paanong nangyari yon? Isang drug dealer ang lolo ni Randall at nalaman ng tatay ko ang lahat ng krimen na ginawa niya. Pinatay niya ang tatay ko para lang malinis ang pangalan niya. Nag-early discharge ako sa military para lang ipagiganti ang mga taong nagmahal sa akin. Kaya napadpad ako sa San Antonio, sa bayan niyo. Dahil doon namamalagi ang matanda hanggang sa narinig kitang sumigaw mula sa talahiban. Magmula daw noon ay hindi na siya makalimutan ni Tiago. Bumili pa ito ng bahay malapit sa bahay nila para masilayan siya ng malapitan. Binigyan nito ng malaking halaga si Aling Magring para lang makapagsimula ng maliit na negosyo sa sentro. Hindi makapaniwala si Claire sa natuklasan. Si Tiago pala ang unang nagagusto sa kanilang dalawa. At nung araw na nahuli pala si Tiago ay kagading nakalabas dahil hindi naman siya nagsampa ng kasong kidnapping. Hindi lang makalapit sa kanya dahil ayaw nitong matuntun siya ng mga taong may galit dito. At hindi pala ito isang hitman dahil miyembro ito ng isang organisasyon na ang layunin ay ibagsak ang mga illegal drug dealers sa bansa. Isang private agent ang daddy ng kaniyang anak. Hindi nagtagal ay nagdesisyon silang magpakasal. Hiningi nito ang kamay niya sa harap ng mga kapatid niya at sa harap ng nanay nila. Nakapag-usap na rin ito at si Randall. Naayos na ang gusot sa pagitan ng dalawa. Nagkapatawaran na. Pagkalipas ng ilang buwan ay lumipat sila sa bahay kung saan siya dinala noon ni Tiago. Doon ay binuo nila ang pamilya nila at nagdadasal na sana sa paglipas ng panahon
ay bigyan pa sila ng Diyos ng maraming anak. Kontentong-kontento na siya sa buhay niya kahit paminsan ay nasasabak sa mga delikadong misyon ng asawa niyang si Tiago. Pero kahit ganon, ay mananatiling gabay naman nila ang Panginoon. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!